Magandang araw na naman sa inyong lahat. Hello everyone. Meron tayong project dito. Ito, pag pinindot mo ng remote, namamatay yung LED. Nabubuhay. At pwede mo rin kontrolin ng push button. Diba? O, dalawang switch niya. Pwedeng manual, push button, pwedeng remote. O, gamit natin yung Nano, Arduino Nano, tsaka yung sensor, infrared sensor, at 9 volts supply. Meron tayong gagawing bago. Ito ang gagawin natin. May remote ako dito. Ito. Sharp. TV remote. Pwede ba itong kontrolin yun? Pindutin natin. Wala, hindi magpapangsun yan, di ba? Kasi, iba remote ito. Kasi ito, remote para dun. Trust natin. Paano natin makukontrol yun? Gamit ang TV remote. Paano natin makukontrol? Kailangan yung code nito, kasi itong mga remote may code. Yung code ng TV, nitong Sharp remote control, dapat parehas ng receiver. Receiver ito eh. So ito, yung mga remote transmitter. Itong ginawa nating module, receiver. Kumbaga, parang TV yan. Transmitter, receiver. Kailangan yung transmitter, which is the remote, parehas ng code ng receiver. Paano mangyayaring magkaparehas ng code yan? Hindi natin pwedeng baguhin ang transmitter code. Fix na yan, no? Remote control na yan. Ang pwede nating i-adjust, yung receiver. Anong gagawin natin? May gagawin tayo. Ito. Itong gagamitin natin. Nakaraang project din ito. Infrared remote control decoder. Itong decoder na ito, i-decode niya yung code ng Sharp remote. Pag na-decode na nito, makukuha na natin yung code. Ngayon, ipapasok natin sa ating module. Babaguhin na natin ang code ng ating module na ginawa. So, pag parehas na sila ng code, makukontrol na ng Sharp. Ito. Pag parehas na sila ng code, hindi na makukontrol nitong dating remote. Iba na yung code. Code na ng Sharp ang gamit ng module. Simulan na natin yung decode. Gawin natin, lagay natin sa computer. Teka, tanggalin muna natin. Maganda. Hindi na natin tatanggalin. Saksak na natin sa computer. Tapos, ilo-load natin yung code. Uy, tayo. Load natin yung code.
pipindutin natin itong power button para ma-decode. Yun oh. Yun. Iniilaw, di ba? Yun oh. Ayun, na-decode na natin. 'Di ba? Nakita na natin yung ano, yung code. Gagawin natin ito naman. Ang isa. Kunin natin. Lalagay natin yung code dito. Sa code nitong ating module. At i-upload natin. Upload na natin. Balik natin. Check natin kung gumana na.